isang magandang araw po sa inyo mga kapatid. Ang pag-usapan po natin ngayon, yung isa pong kwento na itatampok po sa kapuso mo, Jessica. So, ito po ay kwento ng isang binata na bumili po ng retainer sa bangketa sa halagang 50 pesos only. Opo mga kapatid, at ang mismo nga naglagay po ng kanyang retainer ay yung dalagang pinagbilan po niya ito sa bangketa. So yun nga po mga kapatid, ano po ba ang nangyari sa kanyang retainer? Ito po mga kapatid ha, yung retainer na binili po niya ay bumaon po sa kanyang gilagid. Kung napapansin niyo po yung picture na ito, at ito rin po yung x-ray, makikita po natin na yung retainer ay talagang halos kinain na po ng kanyang gilagid. Talagang baon na baon po, katibayan po o katunayan po na matagal na po niyang ginagamit ito mga kapatid. Siguro hindi po niya tinatanggal ito kasi ang retainer po mga kapatid ay natatanggal po siya, hindi po katulad ng braces. Lilinawin ko lamang po mga kapatid, magkaiba po ang retainer sa braces. Ang retainer po mga kapatid ay nilalagay po pagkatapos ng braces, parang rin-retain po niya o kumbaga siya po yung nagpapanatili nung ginawa po ng braces na pagtutuwid nga po dun sa ngipin na maaaring sungke o kaya yung mga magkapatong na mga ngipin. Kasi ako po mga kapatid ay nagpalagay din po ako ng braces, kaya sinasabi ko po ito. At ang pinaka-importante po dito mga kapatid ay sa mga lehitimo lamang po tayo magpalagay sa mga expert po pagdating po sa mga ganito. Ang tawag po dun mga kapatid ay orthodontics. Opo, sila po ang may karapatan na maglagay po ng mga braces. Yung braces po kasi mga kapatid ay nakasimento po sa mga ngipin, kaya hindi po siya natatanggal. Ditulad po ng retainer na nilalagay lamang po sa ngipin na para ma-retain nga po yung inayos po ng braces. So hindi ko po maisip no, bakit nagpalagay po siya ng retainer. Ganun nga, hindi pa naman po naayos yung kanyang ngipin sa pamamagitan nga po dapat ng braces. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, napapansin ko lamang po no, ang dami pong nagpapalagay ng retainer. Yung sinusuot lamang po siya para pampaganda, pampa-good look ba, pampaporma, para makita lamang po ng ating mga kaibigan na kasi pag malayo po, akala mo talaga braces, pero pag nilapitan mo, ito po ay retainer. So ang retainer po kasi mga kapatid ay nabibili lamang po sa mga murang halaga, katulad ganito 50 pesos lang no? Pero yung retainer po talaga ay nabibili po talaga ng ano, ng mas mataas pa dun mga kapatid. At pero ang braces po kasi mga kapatid ay medyo may kamahalan po talaga. Kasi ang sa akin po dati ay talagang libo-libo po ang gagastusin mo para maayos po ang iyong ngipin at aabutin ka po ng taon para ayusin po yung ngipin na gusto mong ipaayos. After nun mga kapatid ay saka ka lamang po gagamit ng retainer. Ngayon mga kapatid, kung gusto mo naman ng mas mura pa sa 50 pesos, ay gayahin mo po yung mga batang 90s. Bumili ka po ng tsokolate. Alam niyo po kasi yung tsokolate mga kapatid ay meron pong foil sa loob. Tapos hinidikit mo po sa ngipin tulad din. So yun po mga kapatid, nakatipid ka na, hindi pa bumaon sa ngipin mo. Titulad po ng kaso po ng lalaki nito. So yun nga po mga kapatid, get well soon po dun sa lalaki. At sana sa madaling mabilis sa panahon ay maoperahan po ito dahil sobrang delikado po itong nangyari sa lalaki nito dahil bumaon nga po sa loob po ng kanyang gilagid yung alambre po stainless na ginamit pong bilang retainer. So yun nga po mga kapatid, ang lesson po dito ay huwag po tayong basta-basta sumasabay sa uso. Hindi porket mura ay gagamitin mo na
para hindi po tayo matulad po sa binatang ito. At higit po sa lahat, mga kapatid, ay kung gusto mong magpaayos ng ngipin, ay pumunta po tayo sa mga eksperto, yung orthodontics. Sila po ang may karapatan para ayusin po ang ating mga ngipin para panalong-panalo po ang ating mga ngiti. So yun lamang po, mga kapatid. Huwag po sana natin kalimutang mag-like and subscribe po sa channel na ito. Maraming maraming salamat po.